Founder and owner po ng Bayang Candle Enterprise, si Miss Harriet Lagrimas Bayang. Paano mo napasok to eh? Imagine mo, pumunta ka from Bicol, 30 pesos lang yung baon mo. Tapos ngayon, bumibenta ka ng milyon-milyon na kandila. So, how did you discover this business? Namasuhan po ako sa isang factory. Tapos, naging asawa ko po yung isa sa anak ng may-ari. Kaya natuto po ako magkandila. Napakahusay. Oo, alam mo. Medyo shortcut yun eh. Opo. Yun po, hindi naman talaga yung mayaman. Kailangan, maraming challenges po nung pinasok namin ang business. Nung nagsarili kami ng asawa ko, maraming challenges na hinarap. Kasi po, unang-una sa market, kailangan nung lumaban kung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Kailangan meron kang maging sustainable yung yung tinayo mong business. So medyo nangapa din kami nung maraming taon na sinusurvive namin yung business kasi yun yung choice namin nung mga panahon na yun dahil yun ang alam ng asawa kong business. Oo, kasi yung pamilya nila, yun din ang negosyo, tama? At, pero yun nga lang, yung hakbang namin hindi masyadong sigurado kaya nangapa kami nung una. Magkano ang puhunan ninyo nung magsimula kayo nitong candle business? Nung nagsimula po kami ng candle business, paubos na yung pera namin mag-asawa, natitira na lang namin na cash flow nasa 10K. Kaya lang mabilis umikot yung nung time na yun kasi meron po kaming customer, meron na kami agad na customer para dun sa maliliit na kandila. When you say maliliit na kandila, anong klaseng kandila 'yon? Yung floating po. Yun lang pong maliliit na po. Ayun. Yun yung mga maliliit na kandila. Yung mga bilog-bilog lang. So, nag-start kayo talagang mga scented na or specialty candles na or yung mga pang all occasion na walang amoy? Scented po kasi umiwas pa din kami na masagasaan yung... Ah, okay. Yung sa family nila kasi magkalapit lang po kami ng pesto. Okay. So, yung nilinya po namin para medyo lumihis. Oo. Nag-ano lang kami ng maliliit na kandila. Na mas simula. Iba yung target nila? Yung consumer. Target market po iba. Hindi kami naglinya ng ordinary para hindi po kami ng customer magkaroon ng problema. Oo. Kasi wow, napaka-ano naman. Mahirap yun ha. Kasi kung nagne-negosyo ka, ang gusto mo kumita ka agad. Tapos ngayon, kung meron kang mga ganyang konsiderasyon, mahirap. Pero highly competitive din kasi like for example, ito yung tinatawag na traditional kandila, no? Ang tawag nito, sperma. Opo. Diba? Napaka-highly competitive ito. Kailangan yung cost mo ng paraffin wax, kailangan mura. Isa ngayon, magkano ang paraffin wax? So ngayon po yung magandang lasing paraffin wax nasa 5,800 to 6,000 pesos per bag. Per bag? Per kilo? Yun po, divided by 50. Magkano ba? Magkano ba? Nasa 100 plus po. 100 plus. Kunyari ito, itong sperma mo na ito, apat na kandila ito. Opo. Ilang kilos ito? Sa isang kilo po, apat na pack ang nalagay. Ito, apat na ganito? Opo. Wow. So ito, isang kilo na ito? Hindi po, apat. Apat na pack. Apat na pack. 4 times 4, 16 pieces. 4. Ito, magkano ba itong apat na isang pack? 50 pesos po. 50, so imagine mo dyan, 200 ang aabutin ito. Ang pinakapuhunan ay magkano? Mga 100 siguro. Mga nasa 150 kasama 150 yung labor. Tsaka yung raw materials. Pati yung packing. So mga 150. Mataas din. Well, it's competitive. Hindi ka pwede magtaas ng presyo nito eh. Kasi hindi lang naman ikaw ang meron. Maraming gumagawa ng sperma. So very competitive ito. Pero yung mga specialty na candles, yan pwede siyang magpresyo ng maganda. Oo. Like for example... itong mga yan, mga kandila na yan, hindi naman yan paraffin, di ba? Hindi po. Soy wax po yan. So magkano naman ang kilo ng soy wax? So soy wax po sa ngayon nasa 250 per kilo. Yung beeswax magkano? Nasa 350. Depende po sa klase ng beeswax. Meron din po soy wax na mas mataas yung price. Meron din beeswax na nasa 350 to 450 ang price range. Okay. Anong diferensya ngayon ng soy wax dito sa paraffin wax? Yung soy wax yan, po, vegetable yan. Ito opo. Petroleum-based. Opo. Mas environmental friendly yung okay. Soy.
At saka for ano siya, for mga pouring ganyan, mas magaganda siya sa basa. At saka scented. So, yan ang maganda yung lagyan. So yeah. Opo. How about beeswax? Beeswax po, maganda rin siya for ano, mga typical na mga shaped candles. Tapos yung niro-roll lang. Tapos pwede rin po siyang additive sa ano, ilagdag sa soy para mas iba yung texture na lumabas. When you say iba yung texture, meaning very fine? Yes po. Kasi pag pure na soy wax, usually lumalabas masyado makintab. Tapos medyo mas malambot. Kaya pala yung ginagamit sa mga car polisher, beeswax. Kasi makintab with carnauba wax. Pero hindi ka gumagamit ng carnauba wax. Sa ngayon po, hindi po. Beeswax lang at saka soy and then paraffin. Microwax, mga additives po. Microwax, paraffin wax. Pero may iba't ibang klase din pong paraffin wax na ginagamit. So mayroon kasing petroleum-based and then may animal-based like yung insekto, yung beeswax. Meron din namang plant-based like soya. Oo. Pero magkano yung mga presyo nito? Kasi pag nakita ko kung yung kandila sa maganda department store na ganyang kalaki, lumalayo na ako eh. Kasi alam kong hindi ko mabibili sa mahal. So, umaasa ako na mura itong panindan ni ng bayang eh. Yes, ma'am. Mura lang po yung ano. Ito price po nito nasa 650 pesos. Isang set na po yun. Yung tatlo? Opo. Yung magandang design na yun, yung weak design. Yung puti. Yung pong puti na nasa set din po yun eh. Itong isang peraso po. Sa 350 po yun. Itong mga dahon naman? 700 po isang set. Isang set. Anong klaseng dahon na, yan? Wow. Parang saging. Saging. Saging? Hindi yata saging. Masyadong mistiso na saging yan. Kinuha namin siya sa design ng dahon na saging. Okay. Okay. Sige. So, talagang itong ano, sperma, apat na piraso ito. Magkano naman ito? 50 pesos po. Oh, 50 pesos. Kita mo? 50 pesos. So, talagang reasonable yung price. Pero pag talagang mag-i-import ka na, lalong reasonable yung price mo. Very reasonable na yon. Yes. So, tuturuan kita kung paano mag-import. Wow. Para nang sa ganun, talagang lumago yung negosyo. Paano pong inyong mapapayo dun sa mga gusto rin pong magnegosyo? Paano po ba sila magiging matagumpay tulad po ninyo? Una po, alamin nyo kung ano yung craft na mas kaya ninyong tanggapin kasi ay kaya ninyong panindigan. Kasi po sa pagbi-business, hindi pa araw-araw kumikita. Maraming struggle din na pagdadaanan. Pero para ka rin kasing nag-asawa no na hindi mo pwedeng basta-basta iwanan kapag ka nalulugi ka, aayaw ka na, hindi ka makakabawi. So kung nangyari po yun na meron po katulad po na may pinagdaanan kayo sa business ninyo na medyo hindi kayo kumikita ng ilang panahon, huwag nyo pong sukuan kung alam nyo kaya nyo pang ayusin. Kasi minsan doon lang sa pamamalakad natin, medyo may mali tayo, pero yung produkto natin, maganda naman siyang ibenta. Talagang kikita ka naman. So, wag niyo, yun lang pong maia-advise ko. Huwag kayong basta-basta susuko sa buhay. Kasi kung kinaya ko po, kakayanin niyo rin po yun. Wow, yun ang pinakamatinding payo na narinig ko sa pahalos pa 100 episode na tayo. Ha? O, tandaan niyo, ha? Kung kaya ko, hindi yun. Kaya rin ninyo. Hindi yun. Eto, pakinggan nyo. Ang pagnenegosyo ay parang pag-aasawa. Hindi porket nalulugi kayo o nang bababae ni asawa nyo, iiwanan nyo. Matindi si Harriet. Sige. Magandang payo yun. Na ikinumpara yung negosyo sa asawa. Pinoy Radio Show. Pinoy Radio Show.